Headache. So, laging masakit ang ulo. Sa pagising sa umaga, sa sentido, sa hapon naman, sa batok. Umaabot yan hanggang dito sa shoulder. So, Doc, araw-araw na lang, masakit ang ulo. Pagising sa umaga, sa hapon. So, bakit ba ganito? So, alam nyo ba na ang headache ay pwedeng, ang reason yan ay yung mga gamot na iniinom mo. So, hindi lang siya pagod, hindi lang siya stress, kundi may mga gamot pala na pwedeng pagmula ng sakit sa ulo. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Number one, may tinatawag tayong rebound headache. So, yung rebound headache, hindi lang po yung rebound sa basketball, no? May rebound din sa pagsakit ng ulo. So, ito yung mga pasyente na mahilig uminom ng pain reliever. Pwedeng aspirin, ibuprofen, o any NSAIDs. So, may isa akong patient na, Doc, dalawang ibuprofen, iniinom ko araw-araw. May sakit man ng ulo ko, wala. Nagtitake na ako kasi in-expect ko sasakit yung ulo ko pagdating ng hapon. Kaya umiinom na ako. And, ito ang kadalasang dahilan ng tinatawag rebound headache. So, kapag nawala ng epekto ng gamot, ayan na, magkaka-headache na. Kaya ang gagawin nila, iinom na naman ng pain reliever. And then, mawawala. Pag nawala yung epekto, mag-headache na naman. So, hindi po siya maganda at pwedeng pagkasira ng inyong kidney at pwedeng tumaas ang blood pressure. So, kapag ganyan, better check with your doctor para malaman ano ba talagang dahilan ng headache mo para magamot. No? Hindi yung inom lang ng inom ng pain reliever at magkakaroon ka ng rebound headache. Second is yung mga oral contraceptive pills. So, sa mga kababaihan, may mga tinitake sila na pills na tinatawag, di ba? So, may mga report at pag-aaral na nagkakosya ng headache. Maybe sa level ng estrogen nung kanyang pills. Kaya kadalasan yung headache kapag yung placebo na, yung panghuling tableta na wala ng epekto, di ba? Bago mag-menstruation. So yun, doon nagkakos ng headache. So, better check with your OB. So, puntahan ng doktor nyo kung nag-headache kayo sa pills, sabihin niyo at kung may alternative na pwedeng pamalit para maiwasan naman yung headache. And pangatlo, may gamot na sa high blood na pwedeng mag-cause ng headache. Hindi lang yung high blood ang nagko-cause ng headache, kundi may gamot pala na pwedeng pagmula ng headache. And marami rin sa mga pasyente nagre-report niyan. Particularly, pag umiinom sila ng calcium channel blockers. So, yung mga calcium channel, ito yung nifedipine, amlodipine, nifedipine, lercanidipine, lacidipine, so lahat ng pin-pin na yan, so pwede pala mag-cause ng headache kasi calcium channel blocker siya. So in that way, it's better na pag nagre-reseta tayo ng gamot sa ating pasyente, lalo na kung bagong gamot, ang ating instructions is, bili lang po kayo ng good for 1 week, and then, balik kayo, reassess natin kung okay yung pakiramdam ninyo o nagko-cause ng side effect tulad ng headache. And, yung next na pang-apat na pwedeng pagmula ng headache ay yung gamot sa puso. So, Doc, gamot sa puso pero sumasakit ang ulo. Yes, tama. Correct yung narinig ninyo. Meron tayong tinatawag na nitrates. So, yung nitrates, common nating ibinibigay yan sa mga nag-chest pain. Yung bumibigat yung dibdib. So, kapag mabigat kasi yung dibdib, nag-chest pain yung ating mga pasyente. Pag naglakad na medyo malayo, nagpuwersa, may ginawa, ayan, bumibigat na yung dibdib. And kadalasan na binibigay natin dyan, nitrates. So, pwedeng sa ilalim ng dila, pwede namang tableta, o yung iba nag-spray. Okay? So, nawawala yung sakit ng dibdib dyan kapag may nitrates. Pero, nawalaan yung sakit ng dibdib, lumipat naman dito sa ulo. So, Doc, hindi ko kaya yung headache. No? Para akong nasusuka, namumula. May flashing po yan. No? Namumula, tapos parang pumipintig. Dito, pumipintig. Yung nitrates kasi, nagpapabuka siya ng ugat. So, yung ugat ninyo sa puso, bumubuka yan. Para gumanda yung daloy, mawala yung chest pain. Kaso, lahat ng veins natin, bumubuka. So, kasama dito, sa sentido ninyo, yung veins dyan. So, pag bumuka yan, ayan na, masakit na yung ulo. After 5-6 hours ng pag-inom, ayan na, may headache na.
Kaya pag nagbibigay tayo ng ganitong reseta sa pasyente, binibigyan na natin ng precaution na baka po sumakit ang ulo niyo diyan, you take paracetamol, you observe, pag hindi tolerated, stop. And then check up na lang po ulit. So yun yung mga gamot na pwedeng magbigay ng headache. And may last is yung isa pang gamot na pwedeng magbigay ng headache, no? Hulaan ninyo. Ito yung mga madalas inumin ng ating mga kalalakihan. So ito yung mga gamot, yung mga phosphodiesterase inhibitor. So ito yung mga gamot para sa erectile dysfunction, no? So kung may problema na si Manoy at iinom ka ng gamot para doon, para medyo magalit si Manoy, ay ang side effect po nito ay headache. So marami sa mga pasyente ang nagko-complain ng headache kapag nagtitake ng mga gamot for erectile dysfunction. So ano-ano ba itong mga to? Yung sildenafil, di ba? Yun ang pinaka-common na example, no? And then marami pang mga tadalafil. So lahat yan ay pwedeng mag-cause ng headache. Ang reason, vasodilator din siya. Pinapabuka niya yung mga ugat, yung blood supply, dilate niya yung mga arteries natin. And in doing that, pati dito, sumasakit. So, may flushing, mainit ang pakiramdam, namumula yung mga mata, and then masakit yung ulo. So, in the end, pero effective naman, pero yun nga lang, masakit yung ulo. No? So, nagkaka-headache sila. So, yun ang mga side effect ng pinatawag natin gamot para sa erectile dysfunction. So, na-mention na natin yung mga gamot. So, check your medications. Baka naman yung cause ng headache mo ay sa gamot na iniinom ninyo. So, by the way, this is Dr. J. I hope nakatulong na naman tayo at marami naman tayong naipamahaging medical information. So, kapag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?